Hi guys! Welcome back to our channel. For this vlog, ang gagawin natin is yung pag-unbox ng aking isa sa mga collection na matagal ko nang nasabi sa previous vlog ko, kung napapansin nyo o kung napanood man yon. And before we jump to our topic guys, sa pag-unboxing ng aking jewelry collection, if you are new sa aking channel, please consider to subscribe to my channel and hit the notification bell para always updated sa ating mga upcoming videos. And going back sa ating topic, ito nga yung pinaka-excited ako kasi matagal ko na siyang pina-reserve at sa wakas nakuha ko na din siya. By the way, before we unbox this jewelry, ang maganda kasi dito is nakuha ko siya na may discount. So, ang siguro ang discount na nakuha ko is 20 to 25%. So, malaking bagay na yun para sa akin. So, ito na. Let us go back to our main topic, ang pag-unbox ng aking jewelry collection. So, ito siya guys, yung lagay niya. Kung napapansin nyo, nabuksan na siya kasi tinignan ko muna para lang sigurado ako. So, first, ang laman kasi ng box niya, pag nakuha mo na, meron siyang ganito. Yung miss parang love letter galing kay Chase Diamond. And sa loob ng love letter na to is pakikita ninyo yung thank you na ganito. Actually, hindi siya another love letter. Ang laman nito, ito yung panglinis ng mga jewelry collection nyo, like diamonds, gold, 18K man yan, 14K, basta lahat ng klase ng golden, mga pearls. So, nandito siya. Ito yung itsura ng panlinis. Napakita ko lang sa inyo, guys. So, itong itsura niya, guys, naka-plastic siya. So, ito siya. Kulay gray siya, and then may tatak ng Jade Diamond. So, ito yung certificate niya, guys. So, ito siya. Pakita ko sa inyo. Hindi siya masyado kita sa camera dahil din sa, siguro, sa camera na din or sa lente ng camera. So, ipa-flash ko na lang sa screen, somewhere in the screen. So, ang nandito yung pearl information niya, yung shape is round, and then yung body color is gold, and then yung overtone is orient, and then yung weight niya guys is 7.9 grams. Ang maganda kasi dito guys, yung identification niya is natural pearl siya. So, ibig sabihin siya, hindi siya yung tipo ng pearl na makikita natin sa market na available today, kasi sa mga market makikita natin pearl is about a culture pearl. So ang difference ng ang pagkakaiba ng isang natural pearl sa culture pearl is yung natural pearl makukuha mo lang siya for about 100,000 meters deep ocean, and then you also need to consider yung mga environment niya, yung temperature ng tubig doon or ng dagat doon. Then also, yung mga predators na nakakapag-toast ng isang pearl. So, that's why masyadong rare o masyadong kakaiba ang mga natural pearl at saka mas mahal siya. At ang pinakaibahan sa natural pearl at saka sa cultured pearl is yung natural pearl is mas mahal siya kumpara sa cultured pearl. So, sa culture is mas abot kaya yun sa mga tao, pero You need also to consider na mas maraming fish bite ang pearl. It's either mapa-natural man yan or cultured pearl is mas less ang value. So kapag perfect ang pagkakagawa o yung natural pearl o cultured pearl din, walang fish bites o less ang fish bite niya, is mas mahal ang value. Pero tulad nga ng nasabi ko, ang natural pearl is mas mahal kumpara sa cultured pearl na madalas nakikita natin sa market today. So, kapag ako nagba-browse, mapa-online man yan, pumunta ng mga physical store, lagi kong tine-check o tinatanong kung natural pearl ba yun or cultured pearl. So, ang tinatarget ko lagi is yung natural pearl. Kasi ang natural pearl, pag meron ka nun, is para ka ng isang antique collector. Kasi bihira ka lang makakita o bihira ka lang makabili o makakuha ng isang natural pearl. So, going back, yung measurement niya is about 11 to 12 millimeter. And then yung diamond information niya, may kasama kasi siyang diamond guys na ang shape is parang. And then yung carat niya is 0.55. So halos half carat na siya ng isang natural mined diamond. So ganong kabigat yung diamond niya o yung carat niya
So, masyado siyang malaki o marami. And then yung clarity niya, ito ngayon sa mga kinoconsider ko na maganda yung BBS, which is second to the highest na clarity ng isang diamond. And then, yung color niya is G. So, near colorless na siya. By the way, guys, maganda din kung bibili kayo ng diamond is kinoconsider nyo yung color and then yung clarity. Mas rare yung clarity at saka yung color is mas mataas ang value, mas rare siyang hanapin, yun nga lang, mas mahal siya kumpara sa mga diamond na in-offer o nakikita natin sa market. And then yung cut niya is also excellent. So yun yung kinagandahan sa diamond information niya na makikita mo dito sa certificate and then sa pearl information. So yun yung pinagkaibahan ng mga ibang pearl at saka diamond na nakikita natin sa market o sa mga store o sa mga shopping center. Tulad nga ng sabi ko, if you're going to buy the diamond, you need to consider the four C's like carat, clarity, color, and cut. So, mas rare ang four C's na yun, mas mahal ang value niya. So, yun lang lagi kong hinahanap. Yun nga lang, medyo nakakabutas ng bulsa, pero it depends naman sa inyo kung paano kayo mag-collect ng inyong mga jewelry collection. So, marami na ako nasabi, marami na ako nakwento sa inyo. So, going back sa ating pag-unboxing ng isang jewelry collection. So, ito siya guys. Ganito lang siya kaliit, yung box na to. Pero, meron pa siya isang lagayan pa. So, ito yung pinaka-itsura niya. So, ito siya guys. Hindi siya masyadong kita sa camera dahil din sa lente. So, ito siya guys, yung itsura ng box niya. And then, para mas maganda, ma-appreciate ninyo yung pag-unbox ko, maglagay na lang din ako ng gloves. Diba? Yung mayaman na tayo, kaya nag-gloves na tayo. Etong gloves na to, nabili ko lang naman to sa Shopee. Mura lang naman siya. Kaya ako gusto mag-gloves is para hindi masyadong alam mo na napaka-unique o napaka-rare kasi ng item na nabili ko. So, konting ingat lang sa item na yon. Kasi, yung binili kong item na yon is bihira mo lang talaga siya makita o makuha. Limited edition lang talaga siya. At saka napaka-pricey niya. Pero nakuha ko naman siya na may discount na 20 to 25. I'm not sure kung 20 or 25. Pero okay na sa akin yun kasi may discount. Ito na guys. So, ito na ang ating pag-unbox. Dandahanin ko lang. So, ito siya guys. Ayan ang itsura ng isang pearl with diamonds. And then, by the way guys, yung diamonds na yan is yung maliliit na nakita nyo sa gilid is 28 pieces siya. Nakapalibot sa isang diamond, sa isang pearl. And then sa isang pearl din is 28 pieces diamond siya. So total of 0.55 carat. So ganun siya kabigat. At then pag sinubok mo siya or tinesting mo siyang suotin is napakabigat niya. So ramdam mo talaga na ang bigat ng nasa tenga mo. So, ganun siya guys. And then, kaya ko lang din naman ito nabili itong earrings na to na pearl with diamond sa gilid niya is para iparehas ko sa naunang nabili kong Quintas. Kung napanood niyo yung previous vlog ko sa Quintas na yon is ito ang itsura niya guys. Parehas din sila guys, made of natural pearl. Ayan siya guys. And then, tulad nga nasabi ko, nasa gitna niya is natural mined diamond siya. And then, same quality ng color, clarity, cuts, and then yung carats niya. Pero yung isa, mas maraming carats yung kasi 0.55 yun. So, half ng 1 carat. And then, itong pearl niya, guys, is also natural pearl siya. So, napaka-bihira lang makakuha ng natural pearl.
At saka ang ganda nito guys is color gold siya. At saka wala ka masyadong makitang fish bites. So ang ganda ng pagkakakuha. So yun lang guys. Hindi ko to pinapakita sa inyo upang ipagyabang. Pinapakita ko to sa inyo is upang magkaroon kayo ng idea sa aking mga collection. So kompleto na yung collection ko ng aking quintas at ng earrings. By the way, hindi ako ang susuot neto. Si Joycy ang susuot neto. Ako lang yung mahilig mag-collection para sa kanya. So eto na siya guys, ang aking collection. So if you have any questions or any suggestion na pwedeng pag-usapan, just comment down below at susubukan ko sagutin ang inyong mga katanungan o gawa ng videos ang inyong mga katanungan. So see ya guys! Goodbye!